buhay na nang tanggapin ninyo si Amang Iskop ko sa Espiritu at sa katotohanan. At nagsisikap na masunod ang kanyang labing isang batas panglinis upang mapaging ganap ang pananampalataya ng bawat isa. Upang mapaging ganap ang kanyang sarili at maisilang niya ang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ano ang sabi sa aklat ng Juan, mga minamahal na kapatid? Sa aklat ng Juan, kabanatang tatlo, ay maliwanag ang ganitong sinasabi at sinabi ng Panginoon nang siya'y kausap ni Nicodemo. Ang sabi sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kinakailangang ipanganak na muli kayo. Sino ang gusto na sa isilang na muli? Paano ang pagsilang na muli? Ano ang sabi sa akin ng Pedro? Ulitin ko. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng tao, ng nanay, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Dalawa ang salita ng Diyos. Dalawang dibisyon. Salita ng Diyos sa pamagitan ni Moises, hindi yon lumang tipan. Ang salita ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, yon ang para sa Kristiyan. At tayo ba yung mga Kristiyano? Opo! Kristiyano sa isip at sa salita, ngunit sa gawa ay lihis ang pagka-Kristiyan. At iyan ang gustong itama ni Amang Iskopgos. Kailangan hindi lamang sa isip tayo Kristiyano, hindi lamang sa pananalita Kristiyano, kundi higit sa lahat ay sa gawa. Anong gawa? Hindi lahat ng gawa ay kinalulugda ni Amang Iskopgos. May gawa ayon lamang sa katuruan ng tao, ngunit ang gawa na nakalulugod kay Amang Iskopgos, yung gawa ayon sa katuruan at ebanghelyo ni Kristo Jesus. At yan. Diyan yung tayo nag-fail sa second mystery, kaya lahat tayo din at ng mga patay. Bubuhayin ngayon yung mga scope ko sa mga patay. Kung paano sa Jesus ang siyang halimbawa, na paano siya sumunod sa kalooban ng Ama, nang siya ay mamatay ayon sa laman, siya ay nabuhay sa ikatlong araw ayon sa Espiritu. Kaya ang lahat ng susunod kay Kristo Jesus at sa kanyang ebanghelyo at katusan, ay mamatay man ayon sa laman, ay muling mabubuhay ayon sa Espiritu. Ano ang sinasabi, mga minamahal na kapatid, ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus? Kinakailangan tayo ay magtiis. Sa ang sabi sa aklat ng 1 Pedro chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. Tayo ngayon, nagsumasamba sa Espiritu katotohanan ang gagampang Kristo. Paano ba ang pagampa ng pagiging Kristo? Sumunod tayo kay Kristo Jesus. Dahil sa Jesus ang ating panganay na kapatid ayon sa laman. Ngunit ngayon, ang Espiritu ni Jesus ayon sa Espiritu ay atin ang Ama. Kaya dumating si Amang Iskopos iti bilang Panginoon, kundi bilang ating Ama. Amang Iskopos siya na nagpapatawag. Ayon niya na siya tatawagin na Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tatawagin mo ba siya ang Ama? Ni na tatay, ni ng bata? Meron ka na ang kwintas? May naakay ka na ba kay Amang Iskopos? Misis mo? Nandito ba mga ninong at ninang? Taas ko ang kamay ng mga ninong at ninang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron po sa labas. Pasok kayo, ho. Special kayo rito ngayon. Dahil kayo ay ninong at ninang. Ito pwede rito. Alona Almario. Andito ba si Alona Almario? Ay, wala po. At wala pa? Buntis po. Marcel Almario. Marcel? Ikaw? Ninong pala.
Marcelo. Marcelino.